Yo, what's up everyone? BJ Kulid here. At ngayong araw na to ay pag-uusapan natin mga Lodi. Matagal ko na itong pinag-isipan mga Lods ha. Ano nga ba ang madalas na problema ng mga OFW dito sa Hong Kong? At di lang dito sa Hong Kong, sa iba't ibang lugar din po mga Lodi. Sa iba't ibang bansa kung saan marami po ang OFW. Kaya mga Lods, sa palagay nyo, ano ang mga iba't ibang dahilan at iba't ibang problema ng OFW sa iba't ibang parte ng mundo? Alright! Bagong lahat, kung hindi ka pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and check the notification bell para updated ka sa mga latest kong videos. Anyway mga Lods, eto matagal ko nang pinag-isipan to mga Lods ha. Kasi marami ho sa ating mga OFW ay may mga problema, syempre. Siguro yung mga taong walang problema, abnormal po yung mga yan. Pero may mga problema talaga na hindi ho natin naiiwasan. Ano nga ba ang mga problema ngayon? Lalo na tayo mga OFW, ano nga ba ang mga kinakaharap nating problema na nararanasan natin dito sa ibang bansa? Unang-una, number one, utang. O, diba? Yan ang isa sa pinaka problema ng mga OFW. Especially dito sa Hong Kong mga Lodi na talagang syempre nagkalat yung mga nangungutang dyan na hindi ho madalas nagbabayad. O, diba? Hindi ko naman nila lahat kasi may mga OFW pa rin naman na nagbabayad, may mga OFW naman na hindi tinatakasan ng kanilang obligasyon. Pero yung iba kasi na makakapalang mukha talagang minsan nagtatago na yung mga yan at minsan binablock ka, minsan lahat ng contact ninyo talagang block na. At talagang umuuwi pa ng Pilipinas para takasan ho ang kanilang obligasyon. Yan ang para sa akin ay isa sa pinakaproblema dito sa Hong Kong. At kung alam nyo lang, marami ho ang nag-aaway dito dahil lang dyan sa utang na yan. At minsan talagang nagpo-post pa talaga sa social media para ipahiya yung mga nangutang. Dahil syempre nakakaawa naman yung pinag-utangan dahil pinaghirapan niya yon, pera niya yon. At ganun lang ang mangyayari na talagang tatakasan mo lang, hindi mo lang babayaran. So, para sa akin, yan ang isang dahilan kung bakit may mga OFW dito ng kakaproblema dahil sa utang. Pangalawa, mga Lodi, ay problema sa relasyon. Ba? Problema sa relasyon? Oo. Kasi, mga Lodi, minsan, may mga Pilipino, syempre tayo, na nagiging single pag nasa ibang bansa na. Real talk lang tayo, mga Lodi. Ha? Totoo yan. Pag nasa ibang bansa na, single. Pero pag nasa Pilipinas, may asawa. Bakit? Ano bang rason? Siyempre, gusto nilang maglaro sa apoy, mga ganong bagay, di ba? Hindi siguro sila kontento dun sa mga asawa nila o kung sino-sino man, kung may mga boyfriend man, hindi sila kontento. Kaya pagdating sa ibang bansa, gusto nila mag-enjoy. May mga tao kasi, mga Lodi, na hindi pa nila yung tinatawag na mature, yung tinatawag na hindi pa nila na-enjoy yung sarili nila. Hindi pa nila na-enjoy yung sarili nila. Kaya nung nag-abroad sila, gusto nilang ma-enjoy yung sarili nila na hindi nila nagagawa sa Pilipinas. Oh, ito, kagaya nung mga may asawa sa Pilipinas na nag-asawa ng maaga, di ba mga Lods? Yun yung gusto nilang i-enjoy yung sarili nila na hindi nila nagawa sa Pilipinas noon. Kaya dito sa ibang bansa, sinasabi nila mga Lods na wala silang mga asawa. O kaya may asawa, hiwalay. Ganun lang naman yun eh. May asawa, hiwalay. Sinasabi ho nila yan. Hindi naman lahat. Pero yung iba naman, talagang gusto lang nilang i-enjoy yung sarili nila. Gusto nilang tumikim. Diba? Ng ibang putahe kung tawagin. So, they are enjoying themselves. Pero isa yan sa problema ng mga OFW. Hindi lang dito sa Hong Kong, pero sa ibang bansa. At ang problema pa minsan mga Lodi ay naghihiwalay ang pamilya dahil lang sa mga ganitong sitwasyon na minsan ang lalaki nagloloko, minsan ang babae nagloloko, kaya nasisira ang pamilya. At 80% sa mga nag-a-abroad, madalas talaga yan mga Lodi, naghihiwalay. Lalo na pagka naghiwalay na sila sa Pilipinas, pumunta yung isa sa ibang bansa, naghihiwalay na talaga yan. At maswerte lang talaga yung iba na napapasunod nila yung mga asawa nila dito sa ibang bansa para magkasama sila. Diba? Yan yung pangalawang problema ng mga OFW, not here in Hong Kong but all over the world. Diba?
Pangatlong problema ng mga OFW ay ang trabaho. Bakit pangatlo? Unang-una sa lahat, dapat isa yan sa mga pinakaunang problema. Pero bakit ginawa kong pangatlo? Kasi unang-una sa lahat, tinanggap mo ang trabahong ito, umalis ka sa Pilipinas para magtrabaho dito. Expect mo na in better and in worse na ang magiging trabaho mo dito magiging hindi maganda or maayos. Diba? Kaya ako sinasabing pangatlo ang trabaho. Kasi ikaw ang may desisyon niyan. Walang nagtulak sa iyo na magtrabaho ka sa ibang bansa. Walang nagtulak sa iyo na sige, pumunta ka doon para doon ka magtrabaho para ano, 'di ba? Sarili mong desisyon 'yan. Kumbaga, kaya tayo nagkakaproblema kasi yung hindi natin nagagawa sa Pilipinas na trabaho ay nagagawa natin dito. Magaya niyan, minsan natutulog tayo ng hindi tamang oras, hindi tayo nakakakain ng tamang oras, minsan yung pagkain natin hindi maganda. So, 'yun ang isa sa mga problema natin dito, 'di ba? At minsan nade-depress na rin dahil sa pamilya, kaya na dadamay ang trabaho natin. Kaya yung mga Pilipino ho dyan na nasa Pilipinas na gustong magtrabaho sa ibang bansa, think a million times mga Lodi bago ho kayo sumubok na magtrabaho dito. Kasi unang-una sa lahat, marami hong Pilipino dito na minsan nagre-reklamo sa mga trabaho nila. Hindi nila alam na kagustuhan naman nila na magtrabaho dito sa ibang bansa. Wala namang pumilit sa kanila. Diba? Pera na lang kung ipinilit ka ng agency, sige magtrabaho ka doon para kumita sila. Pero at your own risk, 'di ba? Isipin mo na maganda ba o maayos ba ang pupuntahan ko? Lagi ka na lang magiging advanced thinker kung tawagin para hindi ka mabigla pag nandito ka na sa ibang bansa, 'di ba? Lagi mong iisipin na tibayan ang lagi ang iyong loob kapag ka umalis ka sa Pilipinas, kasi pag pumasok ka na sa bansang pagtatrabuhan mo, maniwala ka sa hindi. Maganda or pangit na amo lang ang pupuntahan mo. Ganun lang 'yon. Kaya isa sa mga problema ng OFW ay ang trabaho, 'di ba? Kung meron pa po kayong mga naisip na mga problema ng mga OFW dito sa ibang bansa, just comment sa ating comment box para naman po ay mapag-usapan natin yan. At makapagbigay po tayo ng iba't ibang mga kuro-kuro sa mga tawag dito, sa mga viewers natin, ayan, sa mga nagbabasa ng ating mga komento, para naman alam nila kung ano nga ba ang mga madalas na problema ng OFW dito sa ibang bansa, di ba? Pang-apat na problema ng mga OFW dito sa ibang bansa ay kaibigan. Bakit nasali ang kaibigan? Kasi unang-una sa lahat mga kaibigan ay meron tayong mga kaibigan na minsan akala natin na totoo. Yun pala, may mga kaibigan tayo na minsan sila na rin ang naglalaglag sa atin. Kaya nagkakaroon tayo ng problema sa mga kaibigan natin, di ba? Minsan sila pa yung mga nag-uudyok sa'yo na gumawa ng masama, sila pa yung tinuturing natin kaibigan, pero sila pa yung nagiging bad influence sa atin. Diba? Isang problema natin yan, diba, dito sa ibang bansa. Yung tipong, alam nyo mga Lodi, ang isang kaibigan kasi, kung tutuusin, hindi natin kakilala yung mga yan. Nakilala lang natin dito, nakausap, naging kaibigan na natin, at bandang huli, sila pala yung magpapahamak sa atin. Kaya isa sa mga problema dito sa ibang bansa ay ang kaibigan. Tama? Diba? Tapos, meron pa tayo mga kaibigan, mga Lodi, na minsan sila pa yung dahilan kung bakit nag-aaway o naghihiwalay ang isang pamilya. Kasi sila yung mga nagtutulak sa atin na gumawa ng mga bagay-bagay na ikasisira ng pamilya natin. Diba? Problema yan. Problema talaga. So, kung meron pa ba kayong idagdag tungkol sa kaibigan, diba? I-comment lang sa ating comment box. Panglima ay ang mga investment o ang mga tinatawag nating mga nagbebenta tayo ng mga product o kaya nag-invite tayo ng mga customer para bumili ng mga produkto natin o mag-i-invest tayo ng kung ano-ano. Isa sa problema natin yan. Kasi tayo mga OFW, mahilig tayo sa mga ganyan. Dahil alam natin na gusto natin kumita, so sumasabak tayo sa mga pagbebenta, pag-i-invest. Ang problema mga Lodi, hindi natin alam, hindi natin masisigurado kung kikita ba tayo.
Kaya nagiging problema rin natin 'yan, 'di ba? Yung tipong naglabas na tayo ng malaking halaga, naglabas na tayo ng sandamakmak, pati mga sahod ho natin, halos wala na tayong maipadala sa Pilipinas dahil nagamit na ho natin 'yan sa investment ho natin, sa pagbebenta ho natin. Ang nangyari, ang ending ano, bumagsak, 'di ba? Kaya problema ho natin 'yan, yung pagsali-sali natin sa mga investment kuno, dahil ang mga investors ngayon, ang mga yung mga networking ngayon, ang dinadali nila ay yung mga OFW, kasi alam nila na pupwede at mabilis na mapagbigay ng pera ang OFW. Kaya advice ko lang mga Lodi, kung papasok po kayo sa mga networking, sa mga business-business, mga investment, siguraduhin muna ninyo na yung pinasukan ninyo ay legit. At hindi naman sa sinisiraan ko kayo, pero kung kumita na kayo ng maliit, huwag na ninyong pangarapin na kumita ng malaki, dahil minsan yan pa ho ang ikababagsak po natin. Diba? So mga Lodi, yan po ang sa tingin ko ang limang problema ng mga OFW, not only here in Hong Kong but all over the world. Kaya kung meron pa po kayong mga naiisip na problema ng mga OFW, pwede nyo pong i-comment sa ating comment box para naman po malaman ng mga commenters ho natin, ng mga nagbabasa ho, na ay yan din pala isang problema ng mga OFW. Kaya mga Lodi, kung meron pa po kayong gustong pag-usapan, comment lang po kayo sa ating comments box para po pag-usapan natin sa mga susunod kong vlogs. Maraming salamat po at paalam. Bye-bye!